Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ko para sa inyo. Lubos po ang aking kagalakan sa araw na ito, mga kapatid, sapagkat may mga bagong pari tayong inordinahan sa ating diocesis. At isa po dito ay si Father Francis Joel o Father FJ. Nakatayo po ako at naninindigan po sa inyong harapan dahil sa awa ng Diyos ang isang pangarap na maglingkod bilang pari ay nagkaroon ng katuparan. Hindi po hinahayaan ng Diyos na mawalan ng mabubuting pastol ang kawan ng kanyang simbahan. Salamat po, Panginoon. Paano ba natin makikilala ang Panginoon? Una, alam ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Kahit marami pang magsalita, kilala ng tupa ang tinig ng kanyang Panginoon. Ang pastol naman, kilala niya ang iyak ng kanyang tupa, lalo kapag ito'y nangangailangan o naliligaw. Ang mga tupa ay madaling maligaw, madaling mauto, mahina ang loob. Tayo, ang mga tupang iyon, naliligaw tayo ng landas. Ang pastol, hinahanap ang kanyang nawawalang tupa. Iiwan ng maayos ang kanyang kawan. Mahanap lang ang isang nawawala. Kapag pinapagalitan tayo ng ating mga magulang, ang sinasabi sa atin, yung nadinig mo, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ibig sabihin, huwag nating dalhin masyado sa ating puso. Pero ang salita ng Diyos, kapag ating nadinig, papasok sa ating tenga, kailangan dumiretso sa ating puso. Isinasap puso, isinasa buhay. Minsan oy, ako'y seminarista pa, na itanong ko po sa sarili ko, para ba ako sa pagpapari? Sa dinami-dami po ng mga kabataan, bakit ako, Lord? Punong-puno ng pagdududa ang aking puso at isipan. Subalit, ang unang Bible verse na binigay po sa akin ng retreat facilitator, nakalagay, "Remain in my love." Honestly speaking, at that moment, naiyak po ako. Kahit na may problema, kahit na humantong sa mga pagsubok sa buhay, always remain in His love. Manatili lang dapat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal. Huwag kang susuko. Ibibigay kay Father FJ ang kanyang pangailangan. Ang totoo, naliligaw tayo ng landas minsan, pero hahanapin natin ang tinig ng Panginoon. Nadidinig niya ang iyak, hinahanap tayo ng Panginoon. Ang mahirap sa atin minsan, naligaw na tayo ng landas. Alam na natin ang pabalik. Ayaw pa nating bumalik. Huwag nating hahayaang lumipas ang maghapon ng hindi tayo nagdarasal. Hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Hindi natin napapakinggan ang tinig ng Diyos. Kaya, Father FJ, bahagi ng ating pag-aalay ng buhay bilang pastol, ang hanapin ang tinig ng mga nawawala. Kasama na pati yung walang wala. Pati na rin yung mga nagwawala. Ikalawa, makikilala ng tupa ang pastol at ang pastol makikilala ang kanyang mga tupa. Hindi lamang sa tinig, kung hindi sa amoy. Kapag bagong inordinahan daw ang isang pari, amoy anghel. Habang tumatagal sa paglilingkod, lalo pa kamong humahalimuyak ang amoy ng pagkapari. Kaya, Father FJ, bahagi ng ating pag-aalay, ng ating buhay, ang maging matalas ng pang-amoy sa mga pangangailangan at mga nangangailangan
at ibahagi yung halimuyak ng ating paglilingkod sa mga mananampalataya. Figuratively, kapag ang amoy ng isa ay napunta na sa isa, magiging banal tayo. Nagiging banal tayo at nagiging isa sa paglilingkod. Ang ating bokasyon ay no less than to be saints. Maging banal. Yun daw ang ating bokasyon. Kahit po anong katayuan sa buhay, magiging banal ang ating bokasyon. The Lord wants us to be saints and not to settle for bland and mediocre existence. Pinagkalooban tayo ng biyaya ng Panginoon ng unang pari. Opo, unang pari na taga rito sa ating parokya. Ikatlo, makikilala ang tupa ng kanyang pastol at ang pastol ng kanyang tupa. Hindi lamang sa tinig, hindi lamang sa amoy, kung hindi sa paningin. Pag may pinapahanap sa atin, sinasabi sa atin na igala natin yung ating mga mata. Sinasabi sa atin, kapag hindi mo nakita, makikita mo. Gamitin daw po yung mga mata. Ang mga mata po ng mga tupa, short-sighted. Kaya po yung tupa, kailangan ng patnubay ng mga pastol. Ang mga pastol po ang magiging mata ng mga tupa. Kaya Father FJ, dapat nating maipakita ang Diyos sa mga taong ating pinaglilingkuran. Ihatid natin sila sa pag-asa. Ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos. Minsan kasi, nandyan na yung biyaya ng Diyos, pero hindi pa natin makita ang mga pastol, ang magiging mga mata natin. At sa aking mga magulang po, ina mami at daddy, hindi ko po makakalimutan yung inyong pagsasakripisyo. Hindi lang po ako yung nagsakripisyo sa seminaryo. Kayo rin po. Naalala ko po yung mga pagkakataong sinisikap po natin na mag-arkilapan ng sasakyan para maihatid lang po ako sa seminaryo. Yung mga pagkakataon na nagtitipid tayo para makapagtapos ako sa pag-aaral. Sa lahat ng pagkakataon, nandito po kayo, aking mga magulang. Hindi niyo po ako iniwan. At ngayon pa rin na po ako naman po magbibigay ng regalo sa inyo. Ang sabi po nila, kapag ang magulang daw po ng pari ay namatay, ipakita lang daw po ito kay San Pedro at makakapasok na sila sa langit. Ang maniturgium pong ito ay isang sagisag ng pag-aalay ng inyong anak sa Diyos. Maaalala nyo na may anak kayong pari. Ang anak nyo, inalay nyo po sa Diyos. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Kilala ko kung sino ka. Alam ko yung mga kahinaan mo. Alam ko ang kasalanan mo. Alam ko yung mga sugat at pinagdaanan mo. Subalit, tinatawag kita. Ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga sugat at kahinaan, hindi magpapababa sa halaga na meron ka sa akin. Hindi magpapababa ito ng aking pagtingin sa iyo. Kaya mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mga kapatid, pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Sundan natin ang kanyang amoy. Buksan natin ang mga mata nang makita natin ang Panginoon. Hinahanap tayo ni Lord. Magpahanap naman tayo.